Mapagpalang araw po sa atin mga kapatid. So for today's video po meron po tayong gagawing reaction video patungkol sa nangyaring lindol sa China. At ang video pong ating panonoorin ay galing po kay Sa Iyong Araw. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Sa Iyong Araw sa YouTube, i-subscribe nyo na po siya. At i-follow nyo na rin po siya dito sa Facebook. Ang kanyang Facebook page ay Sa Iyong Araw. Simulan na natin to at panoorin natin kung ano yung nangyari sa China. Let's go! Wow, grabe. So, 6.2 magnitude na lindol yung tumama sa China. Isang kabahala at sobrang lakas na lindol ang tumama sa China. Nito-nito lamang na kumitil bago na hindi bababa sa 127 na katao sa hilagang kanlurang bahagi ng China, na ito ang pinakamatinding lindol sa taong ito na nangyari sa China. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayan, Sa Iyong Araw. Tila baga sunod-sunod na mga trahedya ang nangyayari sa China, na tila bumubuhos ang galit ng langit sa lugar na ito dahil sa kasakiman ng kanilang mga leaders at ang majority na paniniwala ng mga taga-China na walang Diyos. Paniniwala ng mga China wala po silang kinikilalang Diyos. Ang paniniwala po nila nakabase lang po sa kanilang mga sarili. At nito-nito lamang naganap ang isang matinding lindol sa Gansu na binabanggit sa balita. Mahigit 120 ang namatay. Grabe. Sa pinakamatindi na lindol sa China sa taong ito, na hindi bababa sa 127 na tao ang namatay sa hilagang kanlurang bahagi ng China. At sobra itong nakakatakot dahil napakaraming buhay ang nawala. Ang lindol na may lakas na 6.2 ay tumama. Kaya magpasalamat pa rin tayo sa Pilipinas dahil yung nangyayaring lindol sa atin hindi kagaya ng sa China. Mga mild lang. Kaya lagi po tayong magdasal at ipagkatiwala po sa Panginoon ang ating mga buhay. Sapagkat ang mga nangyayari po sa panahon ngayon ay hindi na po talaga basta-basta. Ma, sa bulubunduking lalawigan ng Gansu, bandang hating gabi noong Lunes, at nagtulot din ng pagyanik sa kalapit na Qinghai. Maaring tumaas pa ang bilang ng mga namatay na mahigit sa 700 ang inuulat na nasugatan sa malamig na kondisyon. Si Pangulong Xi Jinping ng China ay nag-utos ng libu-libong tauhan ng rescue sa rehiyon na isa sa pinakamahirap at pinakamalalim na parte sa China. Ang lindol na ito ay ang pinakamatindi sa bansa mula noong 2014. So ito na yung pinakamatinding lindol na nangyari ngayon taon mula noong 2014. So yung pinaka-last 2014, tas ngayon 2023. Nang mahigit sa 600 ang namatay sa isang lindol sa timog kanlurang lalawigan ng Yunnan. Nitong Martes, ipinakita sa state TV at social media networks ang buong mga bayan na nagturog ng lindol, pati na rin makikita dito ang gumuhong gusali at mga kabahayan. Ipinalabas din ang mga residente na lumikas mula sa kanilang mga tahanan na nag-aalisan sa mga temporaryong kampo ng evacuation. Ayon sa ulat ng Chinese media, umabot sa negative 13 degrees Celsius ang temperatura noong Martes. Ang mga survivor ay nagsabi na parang itinapon sila ng mga alon ang nararamdaman na lindol at nagkwento ng pagmamadali mula sa kanilang mga apartment. Ginising ko ang pamilya ko at nagmadali kami bumaba sa 16 na palapag ng isa't kalahating hinga, sabi ng isang lalaki na tinatawag na si Ji Kim ng Chinese media. So isa rin siguro to sa nahahagip yung bansa natin ng lindol, no? Kung lumilindol sa ibang bansa, so yun sa atin parang nahahagip din ng lindol. Pero magpasalamat pa rin tayo sa Diyos sapagkat mild lang yung nangyayaring lindol sa atin. Ang mga lokal na opisyal sa Jishishan County, ang pinakamatinding hit sa lalawigan ng Gansu, ay nagsabi na higit sa 5,000 na gusali sa lugar ang nasira. Marami pang ibang gusali sa lalawigan ang naapektuhan ng mga pagguho ng lupa na sanhi ng lindol, habang maraming kalsada ang nasira dahil sa mga landslides. Inuulit ng Chinese media ang pahayag ng isang direktor ng Gansu Rescue Team na itinuro ang malawakang pinsala sa mababang kalidad ng gusali sa mga bayan
Karamihan sa mga bahay ay sobrang luma na at gawa pa ito sa putik. Ang ganso ay matatagpuan sa pagitan ng mga plato. Ah, kaya pala siguro yung mga bahay mabilis lang nagkandasira kasi luma na at gawa pa sa putik. So yung kalidad ng kanilang mga bahay dito sa China parang old old material. Parang ganun, hindi mga bago. Kaya yung mga bahay madaling nasira. Ng Tibet at Luwes at nagbubukas sa Mongolia, ang liblib na rehiyon ay isa sa pinakamahirap at pinakamaraming etniko sa China. Ang epicenter ng lindol ay nasa Linshahui. So yung lugar na to pala pinakamahirap. Isa sa pinakamahirap sa lugar ng China. Autonomous Prefecture, tahanan ng maraming grupo ng mga Muslim sa China, kabilang ang Hui, Bonan, Dongxiang at Salar. Ayon sa mga otoridad ng China, may lakas na 6.2 ang lindol ayon sa Richter scale, samantalang inuulat ng US Geological Survey ang lakas na 5.9 at may lalim ito na 10 kilometers. Naitala ng lokal na mga otoridad ang mga 10 pagyanig matapos ang lindol. Nitong Martes, nagkaroon din ng lindol na may lakas na 5.5 sa Xinjiang, ang lalawigan sa kanluran ng Gansu, ngunit wala namang naulat na namatay. Ito yung pinakamahirap sa natin, sa teknolohiya natin. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin talaga nila natitrace kung kailan magkakaroon ng lindol. Tama ba ako? Kasi yung bagyo, alam nila kung saan tatama . Pero yung lindol, hindi pa nila natutuklasan kung paano talaga mangyayari o paano siya nagsisimula. Kaya ito yung pinakamahirap sa ating mga tao, yung lindol. Kasi bigla-bigla lang ito dumarating . Hindi natin nalalaman . Buti pa yung bagyo, alam natin may balitang inuulat kung saan tatama yung lindol. Kahit pa paano nakakapaganda tayong mga tao. Pero itong lindol, napakahirap tukuyin kung paano siya tatama. Kasi bigla lang siya sumusulpot . So play natin ulit. Sa buong rehiyon, naapektuhan ang supply ng kuryente at tubig at naging sangkabal sa mga pagsisikap sa rescue. Ayon sa mga opisyal, may limitadong oras na lamang sila para iligtas ang mga tao sa sub-zero na kondisyon. Sobrang lamig, hindi na namin kaya. Negative 15 degrees Celsius, sabi ni Wang Yi, pangunahing commander ng Blue Sky Rescue Team sa BBC. Ang Blue Sky ay ang pinakamalaking non-governmental humanitarian organization sa China na mahigit sa 30,000 mga volunteers sa buong bansa. Inahasahan ni Chi Wang na tataas pa ang bilang ng mga namatay. Kailangan namin ngayon na maghanap ng mas malalim sa mga gumuho. Pero walang masyadong malalaking gusali sa lugar. Kaya nga tataas ang bilang, pero hindi ganun karami, sabi niya. Sinabi ni President Xi na ang lahat ng pagsusumikap ay dapat gawin upang isagawa ang paghahanap at rescue, gamutin ang mga sugatan sa tamang oras at bawasan ang paghihirap ng mga kawawang buhay. Ang China ay matatagpuan sa isang rehiyon kung saan ang ilang mga tectonic plates, lalong-lalo na ang Eurasian, Indian at Pacific plates ay nagtatagpo. Ito ay lalo pang prone sa lindol. Ang isang lindol sa Yushu sa lalawigan ng Qinghai na katabi ng Gansu ay kumite ng halos 2,700 na buhay noong 2010, ang pinakamalupit na lindol sa China sa nakalipas na dekada. So noong 2010, meron pang lindol na nangyari at ang napakarami nitong namatay kaysa sa ngayon. Dekada ay nangyari sa timog kanlurang lalawigan ng Sichuan noong 2008 kung saan 87,000 ang namatay. Mga kaibigan, lalong tumitindi ang mga pagsubok ng buhay. Kaya naman, wala tayong ibang kakapitan kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. So tama yung sinabi niya sa iyong araw. Sa kabila ng mga pinghati, kalungkutan, problema, wala naman tayong ibang lalapitan kundi ang Diyos lamang. Siya lang naman ang may akda ng lahat. Siya nakakalam ng lahat. Siya ang creator ng sanlibutang ito. Kaya wala tayong ibang dapat lapitan kundi siya lang sa oras ng mga kapighatian. Isaiah 13 verse 11, sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Parurusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang kahambugan ng mayayabang. Patitigilin ko ang pagmamataas ng mga taong malupit. Kaibigan, hindi may tatanggi na isa ang China sa mga diktador na bansa na nagpapahirap hindi lamang sa kanyang mamamayan,
kundi pati na rin sa mga Kristiyano at ganun din sa iba't ibang bansa katulad ng Pilipinas. Kaya nga naman, isa itong babala sa atin na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon Diyos dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng panatag na puso at ipagtatanggol tayo sa anumang klase ng kasakiman. Ipanalangin din natin ang ating mga kaaway, maging ang China. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan. So tama yung sinasabi ni sa iyong araw na wala tayong ipagmamalaki sa ating mga sarili dahil nga ang mahilika ng lahat ay ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa oras po ng mga problema, sakuna at kapighatian, siya lang po ang ating malalapitan. Wala na pong iba. Sa ngayon kasi maraming mga tao na malayo na sa Diyos at meron ng sariling paniniwala. Pero kapag dumating po talaga yung panahon talaga na agaya ng mga ganitong pangyayari, wala po magagawa ang ating pera kapag Diyos na po ang kumilos. So ito lang po ang ating reaction sa videong ito. At maraming salamat po sa lahat po ng sumusuport sa aking page at YouTube channel. So kung hindi pa rin po pala kayo nakasubscribe at nakapag-follow sa aking page, inaanyayahan ko na rin po kayo na mag-follow at mag-subscribe. So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood at God bless po.